Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أطيب الناس كلاما وأفضلهم عملا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan na may kinalaman sa paraiso na kung saan ang ating paksa ay kabilang doon sa usapin na may kaugnayan sa mga tao sa paraiso. At napag-alaman natin at nagkaroon tayo ng usapin na may kinalaman sa mga anak ng mga Muslim at mga anak ng mga hindi Muslim na hindi pa dumating sa tamang edad. Hindi pa dumating doon sa age of responsibility. Anong ibig sabihin ng age of responsibility? Pananagutan o liability. Now, yun yung mga musmus pa ba? Yung mga batang musmus, mga batang paslid, mga sabihin natin, mga brat. Brat ba ang tawag dyan? O lad. Okay? Na kung saan ay isa sa mga na-accomplish natin na paksa, yun yung mga anak ng mga Muslim. Kapag sila ay namatay na hindi pa dumating sa tamang edad, sila ba ay mapaparaiso? Ano yung ating napag-usapan tungkol dito? May mga batayan na sila ay sa paraiso. Walang duda. Subalit ang pinakamainam na posisyon, ika nga, sa pangkalahatan, sa general form, sasabihin natin na mga anak ng mga Muslim na hindi pa dumating sa age of responsibility, sila ay mga nasa paraiso. Ibig sabihin, sila ay sa paraiso as a general form. As a general statement, ika nga. Subalit, mas mainam na iwasan natin na magsabi na siya para sa mga bawat bata na namatay na anak na Muslim. Alam ba, anak ni Abdul na namatay na Muslim, siya para iso. Anak ni Abdurrahman na namatay na, wala pa sa edad ng ano? Wala pa sa edad ng pananagutan, siya para iso. At anak ni Pulano, anak ni Abdul, ganyan-ganon. So, hindi yon mainan. Okay? Hindi yon tinatawag na mainan at yan ay mayroon tinatawag na sumusuporta na katibayan mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha kung saan tinanong mayroong isang, di ba, mayroong nabanggit tayo na mayroong tinatawag na ano na may bata ika nga na namatay na mula sa tinatawag na Ansar, ibig sabihin mula sa Ansar, mula sa mga tribo, mga sahaba dun sa Madina, mayroong bata, anak ng Muslim na Ansar namatay, at sa ganun after that ay inaniyahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, napakaswerte ng batang yaon. Siya ay sa paraiso at mula sa mga ibon ng paraiso. Eh dahil dito nag-react ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu idh khalaqahum ma'alamu ma'kanu amilin. Ito yung statement na kung saan na tunay na ang Allah naglikha sa kanila at siyang nakababatid kung ano ang gagawin nila. So parang sinabi Aisha, huwag kang magmandali sa paghukom, sa paghatol, lalo pa sa mga bagay na may kinalaman at may kaugnayan sa unseen, sa mga hindi nakikita, paraiso, impyerno. Huwag kang magmadali ng paghatol na siya'y paraiso, na siya'y impyerno. Bagkos, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid kung sino ang mapupunta ng paraiso at kung sino ang mapupunta ng impyerno. At kung sino yung gumagawa ng masama at sino yung tinatawag na gumagawa ng mabuti na kung saan yung magiging dahilan sa kanya sa pagpasok sa paraiso at pagpasok ng tinatawag na impyerno. So ang punto dito, yun yung punto ng mga scholar na kung saan ay huwag tayong basta-basta maghukom sa bawat Muslim na namatayan ng bata na hindi pa dumating sa tamang edad na sabi na siya Muslim agad-agad alatul. Diba? Dahil bakit kapag kasi binuksan natin ang isyon, ano na yan, ang mga Muslim ngayon ay madaling masabihin natin, madaling sa magbitiw ika nga ng pangahatol na kahit na Muslim na matay, nakipagbakbakan doon mula sa grupo ng mga mauti, paraiso agad siya. Okay? Nakipagbakbakan kasama ng mga ISIS, mga jihadist na sinasabi, Al-Qaeda at iba pa, paraiso agad siya, shahid agad siya.
Ninaw? Unang-una, walang nakakaalam sa puso niya kung ano yung pinaglalaban niya. Ninaw? Kung ano yung kanyang, sabihin natin ay layunin, ika nga sa kanyang pagkikibaka. So, huwag tayong sabihin natin manghusga agad ng alatol porque siya ay Muslim, porque siya nagipaglaban, porque siya ay anak, bata pa, hindi pa dumating sa tamang edad, alatol ay siya ay paraiso. Ang Allah higit na nakakaalam. Pero bilang pangkalahatang statement, sasabihin natin na ang mga anak ng mga Muslim na hindi pa dumating sa tamang edad, sila ay nangamatay, sila ay sa paraiso, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Now, matalakay din natin ang tinatawag na mga anak ng mga musyrikin na kung saan ito ay hindi nagkakaroon ng pagkakauna-unawaan ng mga eskola. Pag sila ng musyrikin, yung mga non-Muslim, mga hindi mga Muslim, diba? Bilang pangkalahatan, pag sila ng musyrikin, sila yaong mga sumasamba ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapahudyo man, mapatanataw na Kristiyano man, mapamadyan man, mapabuddhist, mapahindos, at iba pa. Rizal yan, ano pa yung mga nagsisilabat ang ano? Iglesia ni Cristo, Kibuloy, at iba pa. Ano na? So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga sikta ni Kibuloy, sikta ni Marla, ano yun? So sila, ang tawag sa kanila bilang pangkalahatan ay mga musyrikun. Malinaw? So nabanggit natin yung opinion, isa sa mga opinion ni Imam Al-Bukhari patungkol sa bagay na ito, at may mga batayan din na kung saan ay ang mga anak ng mga musyrikin ay sa paraiso. Yung anak ng mga musyrikin ay sa tinatawag na paraiso. At gayon din ay, ayun nga, binanggit ni Ibn Hajar, sinuportahan ng hadith ni Anas, nailot ito ni Buya Ala, iniling ko sa akin Panginoon ang Allahin. Sila yaong mga naglalaro o sila yaong mga bata at walang malay na mga anak ng sangkatauhan na sila ay huwag parusahan at iyon ay ipinagkaloob sa akin. So ito ay bilang pangkalahatan. So ibig sabihin, pangkalahatang mga anak ng anangkaniadan na mga bata na kung saan iniling ni propeta sila na huwag parusahan at ito ay pinagkaloob sa kanya. So yun yung mga batayan ng mga scholar. Isa sa mga batayan ng mga scholar, magsasabi na sila ay sa paraiso. Kasi this is the question. Okay? So ito yung ating tanatawag na punto. Ito yung ating tanatawag na issue. Sila ba ay sa paraiso? O sila ba ay sa impiyerno? O di naman kaya sila ba ay sabihin natin ay under the sa araw ng paghukom, under the Mashiatillah. Ang sabihin ng Mashiat, under the decision of Allah, will of Allah. Kung gugustuhin ng Allah na pupunta ng paraiso, mapaparaiso. Kung gusto niya na Allah mapunta ng impyerno, mapupunta ng impyerno. So mayroong tatlong opinion na tinatawag na sabihin natin ay pinag-aagawan, mga kapatid, ang posisyon na ito. Ninaw? At tulad, isa sa mga tinatawag na sa paraiso ay walang iba kundi ay si Imam Al-Bukhari. Okay? Isa sa mga tinatawag na is ang sangayon dito na ang mga musyrikun daw, mga batang musyrikun, ika nga, anak ng mga musyrikun, sila ay tinatawag na paraiso. At isa sa mga tinatawag na sumangayon dito ay walang iba kundi si Imam Al-Bukhari. Rahimahullah. At siya ay naglaan ng bab, ng chapter ng kanyang mga hadith na kung saan ay nagpapahiwatig na sila ay, sabihin natin ay, paraiso. Bagko sila ay tinatawag na khidma. Diba nakalagay sa tinatawag na hadith na sinabi mula sa hadith na kung saan ay ito ay naiulat ng ibang mga tinatawag na tagaulat ang hadith na sinabi ni Prophet Atfal al-Mushrikina khadamu ahl jannah, ang mga batang anak ng mga musyrikin ay mga tagapaglingkod ng mga tao sa paraiso. Maninaw? At gayon din ay At gayon din nakalagay din sa tinatawag na ibang hadith matatagpuan sa saan ba tayo nagtapos? Okay. So ang palagay na sila ay sa paraiso ay ang pananaw ng ilang mga tinatawag na scholar. At ito ang pananaw na sinang-ayunan ni isa din ni Abu Al-Faraj Ibn Al-Azawji. Isa sa mga sayang-ayon dito ay walang iba kundi si Abu Al-Faraj. Isang scholar, mga kapatid, Ibn Al-Azawji. Hindi na?
isa sa samang-ayon din dito ay siya, mga kapatid, sa pananampalatang Islam na kung saan sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah, ito ang tamang posisyon at ito ay hinango ng mga tagapanaliksik o tagapagpapanaliksik mula sa salita ng Allah na wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula. Isa sa rin walang iba kundi si Imam Nawawi. Imam al-Nawawi, isa sa mga kanyang posisyon na siya ay tinatawag na paraliso. Now, isa sa mga dalil, bukod doon sa mga ahadith na banggit natin, sinabi sa hadith, sinabi ng Allah sa banal na Quran, hindi ba sinabi ng Allah, wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula, at hindi paparusahan ng Allah ang sino man hanggang hindi na itatag ang katibayan sa pamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at pagpapaba ng aklat. Ibig sabihin, ang dakilang tagapaglikha, hindi paparusahan niya ang isang tao hanggat hindi nakarating sa kanya ang mensahe. Makatarungan, hindi? Makatarungan. Walang duda. Kasi bakit? Paano pananagutan ng isang tao na samantalang hindi nakarating sa kanyang mensahe? Kahit buti si kapatid nag-Muslim. Okay? Alhamdulillah. Kasi kung hindi siya nag-Muslim, at naway dalangin namin sa Allah, kapatid, ay kay kapatid namin, tinawag ka namin kapatid kasi ang Muslim ay kapatid sa kanyang kapwa Muslim. Ibig sabihin, dalangin namin sa Allah na ang pag-Muslim ay tuloy-tuloy. Huwag mo nang dagdagan ng mga pasaway. Okay? Kasi marami ng pasaway na Muslim. Huwag ka nang dumagdag. At naman, ikaw ay mabuting Muslim, inshallah. At hindi ka magiging mabuting Muslim kung ihinto mo ang pag-aaral mo. No? So, ituloy mo ang pag-aaral, papunta rito para magsaliksik ng kaalaman, para sa gawin mabuting Muslim ka. You don't know. Mas mabuti ka pa kaya sa amin balang araw. Hindi natin alam, mga kapatid, sa pananampalatang Islam. Ay huwag mong sigaruduhin yung mga kapatid natin na bagong Muslim. You know? Okay. So, hindi baga sinabi ng Allah, hindi namin paparusahan ang isang alipin hanggat hindi na itatag sa kanya ang katibayan ng mensahe. Iyang bata, hindi pa nakarating ng mensahe, hindi pa naunawaan yung mensahe. So, paano paparusahan ng bata? Di ba? So, ibig sabihin nito, since na hindi siya paparusahan, saan mapugbad? Walang doon sa tanataw na paraiso. Alam, sa purgatory. Walang purgatory sa tanataw na Islam, by the way. Ngayon na, walang gitna sa pagitan ng paraiso at impyerno. Ngayon na, either paraiso lamang o impyerno. So, yun yung suporta ng mga scholar na ito at iba pa mga scholar na banggit dito na kung saan ang mga batang musyrikin, ika nga sila ay sa paraiso. At kanyang sinipi bilang batayan ng hadith na iulat mula kay Bukhari at iba pa. Now, ang sasabihin natin mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ang pananaw na kinikilingan ni Di Qurtubi. So, kabilang sa kumikilang sa pananaw na ito ay walang iba kundi si Imam al-Qurtubi. Subhanallah, sa mga scholar. Imam al-Qurtubi. Okay? Mayroon siyang tatawag na masyala, mayroon siyang tanatawag na al-Qurtubi, mayroon siyang tafsir. Tafsir al-Qurtubi. Isa sa mga takapagpaliwanag ng banal na Quran. Imam al-Qurtubi. Kanyang pinagtugma ang tila hindi magkakatugma o hindi magkakatugmang mga ula sa pamagitan ng pagpapahayag na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi. Sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sa simula na sila ay impyerno kasama ng kanilang mga magulang. Sabi niya, pagkatapos siya ay umiwas sa pagbigay ng anumang hatol sa ganung bagay at nagsabi, ang Allah ang nakababatid kung ano ang nais nilang gawin. Kaya ito yung sabi ng Allah. Di ba yung tanong si Aisha, anong sinabi ni Aisha na tungkol doon sa anak ng sabi niya, ang propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam kung ano ang kanilang tinatawag na gagawin. At pagkatapos ito ay inihayag sa kanya na walang sino mang paparusahan sa kasalanan ng ibang tao. Okay? Na kung saan, sinabi ng Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra, at walang may lula ng pansanin na ang magbabata nang pasanin ng iba, hindi paparusahan ng iba nang dahil sa kagagawa ng ibang tao. Kawawa si Jesus. Kasi si Jesus, sabi ng Kristiyano, Ya Allah, Ya Karim, Masyala Tabarakala. Okay. Pakisailid lang po. Okay. Malinaw. Na kung saan ay si Jesus kasi pasan na pasan niya yung tinatawag na kasalanan ng mga tao. Kawawa naman si Jesus. Ang bigat ng kapatid. Lalo pat kasalanan niya ngayon. Alam mo yung si dating Cardinal Sin, naging major sin na. Hindi na Cardinal Sin, kundi major sin. Papasanin ni Jesus yun? La hawla wala quwwata illa billah. Okay?
Yung mga kasalanan, mga dilawan, papasanin ni Jesus. Grabe naman yan. Okay po, ang bigat nun. So, kawawa talaga si Jesus kung yan ang paniniwala. Sa buti nilang alhamdulillah, hindi yan ang paniniwala. Na kung saan ang tamang paniniwala. Manilaw, kahit sabi ng Allah bilang batay na walang sino man ang pwedeng magdala ng kasalanan ng ibang tao maliban lamang sa kanyang kasalanan. So, ang punto dito ngayon, alam nga namang papasanin ng bata na anak ng musyrik yung kasalanan ng kanyang tatay na musyrik. Di ba? Yun ang tanatong na dalil, ika nga ni Ma'am Al-Qurtubi. Na kung kaya, kanyang sinabi na sila ay paraiso. Yun ang dahilan, pinagtugman yung mga tanataw na statement ng mga hadith at maging yung tanataw na verse sa banal na Quran. At sabi niya, conclusion, ika nga, kaya naman sila ay tinatawag na paraiso. So binanggit din ni Qurtubi ang hadith na naiulat mula kay Abu Barazak, Abdul Razak. Subalit ang hadith na ito ay daif, mahina, katulad ng sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani. Ang problema sa pagtutugman na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kasi mayroon tinatawag na very hadith. Yung mga hadith na kung saan ay sabihin natin yung mga anak ng mga musyrikin, ika nga sila'y paraiso, may mga hadith na kung saan ay hadith na medyo question mark yung narration. Okay? Kaya nga, yung mga scholar na ayaw tumanggap nila, sabihin na hindi yan authentic. Hindi namin tinatawag na sabihin natin ay pinapaniwalaan yan. Hindi namin kinukuha yan kasi ang kinukuha namin mga authentic, very authentic hadith. Ibang nakatagbo. Kasi, walang direct authentic hadith mula kay Imam Bukhari na ang mga anak ng musyrikin na hindi pa dumating sa legal age ay sila yung paparaiso. Meron siyang mga tinatawag na hadith, so bakit implication lamang, pinapahiwatig lamang, but indirect. Okay? Sinasabi lamang, subalit hindi direkta, ika nga, na sinasabi na sila ay paraiso. Malinaw? At the same time, yung ayah na sinabi natin kanina na hindi magbibigay ng parusang Allah hangga't hindi na itatag sa kanya yung tanataw ni evidence, at ito yung tanataw na ayah na binanggit natin ngayon, na kung saan na sinasabi na hindi magpaparusa ang isang tao maliban lamang sa kanyang parusa, yet it's the indirect evidence. Ito yung tinatawag na indirect evidence. So mayroong mga hadith, mga batay at ika nga, na kung saan naging problema yung pagtutugma dito, mga kapatid, na binanggit ni Ibn Hajar, ito ay hindi bagay na sumasailalim sa masusing pagsisiyasat at pagkatapos bigyan ng konklusyon. Sabi niya, alinsunod sa pamantayan ng ijtihad, ika nga, ang bagay na ito ay may kinalaman sa al-ghaib kasi ang papunta sa paraiso at papunta ng impyerno, yan ay unseen, yan ay kaalamang tinatawag na unseen. At pag sinabi ang kalamang unseen, kinakailangan natin nakatitiyak ka, ika nga, na kung ano yung mangyayari sa mga nakakubling mga bagay, ay hindi mo pwedeng sabihin not unless meron kang clear proof. Di ba? Hindi mo pwedeng idaan sa tanatawag na ijtihad. Ang ibig sabihin ng tanatawag na ijtihad, yun yung pagpupunyagi, ika nga, para magkaroon ka ng sariling conclusion. Okay? Nagpupunyagi ka after ng pagsisiyasat mo, sinusuri mo lahat-lahat, ika nga, nilalangoy mo lahat, dinadive mo ang kailaliman ng kaalaman na yon. At the end of the day, nagbigay ka ng conclusion. Yun ang tanatawag ng ijtihad. Okay? So ang ilmul ghaib, ayon sa kanya, hindi mo pwedeng idaan sa ijtihad yan. Kasi unseen yan. Okay? At ang anumang mga bagay na hindi lantaran at hindi nakikita, nakakubling kaalaman, kailanman hindi mo pwedeng gamitin ng ijtihad. At sabi mo, siguro ito ang mangyayari sa loob ng libingan. Kasi. Puro ka kasi mo yung mukha mo. Okay? Hindi ka pwedeng, kasi bakit? Unseen yun eh. Di ba? Unseen. So hindi ka pwedeng gumawa ng sariling kuro-kuro. Kasi, ulitin ko ito yung kailan natin. Anumang may kinalaman sa unseen, mga nakakubling mga bagay, okay? Magiging tama lamang ito kapag meron kang clear proof. Clear evidence. At ang evidence ay ang salita ng Allah, salita ng Diyos, at ang salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there is no clear proof. And there is no clear evidence, ika nga, na direkta na sinasabi nila ng anak ng mga musyrikin ay paraiso. Yes, there is an hadith, an narrated hadith. But the questionable yung tanatawag ng mga hadith na nabanggit nila ayon sa kanila. Ngayon, kapatid. Okay. Na kung saan, mababatid lamang sa pamamagitan ng wahi ang ilmul ghaib. Wahi, ang ibig sabihin ng wahi, revelation. Ang unseen ay magiging authentic lamang ito, magiging kapanipaniwala kapag ito ay sa pamamagitan ng wahi. Anong wahi? Revelation. Okay? Kapahayagan. Nadala ni Anghel Gabriel mula sa Allah papunta kay Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, ang problema sa kasabihan na ang anak ng Muslim at Mushrikin ay parihong sa paraiso ay ang maraming mga teksto na nagpapahayag na batid ng Allah sa kabilang buhay kung sino ang nakalaan sa para sa paraiso at kung sino naman ang nakalaan para sa impyerno. Malinaw? Ibig sabihin, from the start, alam na ng Allah kung sino yung mapaparaiso at kung sino yung mapapaimpyerno. Subalit yung kaalaman na yon hindi ipinabatid sa atin. Okay? Alibaw, oh, nakalagay na yun, nakalagay sa Lawhe Mahfud na si Abdullah ay sa paraiso. Inshallah. Pero ito, no, pinabasa ba sa'yo ng Allah? Uy, basahin mo kapatid, oh, andyan yung pangalan mo. Di ba? Pinakita sa wow, surti mo naman kapag pinakita. Hindi nga alam ng anghel. Pus sa'yo, alam mo. Astagfirullah. Okay, alinam. So, nakapagbibisita ang anghel sa sinapupunan, kanyang itatala kung ano ang panustos at tiyak na tadhana ng sanggol, masama man o man o mabuti. Di ba? Di ba, sa mga ito yung paniniwala natin, na bago ka pa iniluwal ng iyong ina, nakatala na lahat ng mga bagay-bagay para sa'yo. Kung kailan ka mamamatay at saan ka mamamatay. Di ba? At ang pamamaraan ng pagkamatay mo. Nakatala na yan. Nakasulat na yan. Nasa kaalaman na ng Allah yan. At the same time, yun, kung kailan kayong mga pamumuhay mo dito sa daigdig. Kung ikaw ba ay mapalad o kung ikaw ba ay sawing palad. Kung ikaw ba ay bigo o kung ikaw ba ay talunan o kung ikaw ba ay tinatawag na winner. Malinaw? Maswerte ka. So lahat yan, mga kapatid, ay nakatala na. At na nakatala na kung ang manging kahinatman mo, kung sa paraiso at kung sa impyerno. Malinaw? So nakatala na yan. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam sa bagay na iyan, mga kapatid, sa panampalatay ng Islam. So bakit hindi natin alam kung tayo kahit gumawa tayo ng kabutihan. Sundin natin kung ano yung tama at ikaw ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nakatala para sa'yo. So maaari rin sabihin bilang tugon na ang sino mang binawian ang buhay na bata pa, bago pa makamit ang anumang bagay na siya ay gagantimpalahan o paparusahan, ay itatala bilang isa sa mga pinagpala habang siya ay nasa loob ng tiyan ng kanyang ina. Ngunit ang Allah ang higit na nakababatid kung ano ang tama. So ilan sa mga scholar ang nagmungkahi na sila ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah. So ito yung tinatawag na pangalawang opinion. May mga ilang mga ulama, sabi niya, okay, yung mga anak ng mga mushrikin, ang pinakatamang posisyon dyan ay hindi natin pwedeng sabihin na alatul sila ay sa paraiso. Subalit ang tamang posisyon, sila ay nasa ilalim ng will ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. So sa araw ng paghuhukom, pag ginusto ng Allah na sila ay mapaparaiso, mapaparaiso. Pag ginusto ng Allah sa'yo mapapaimpyerno, mapapaimpyerno. May mga pagsubok na dadaanan sa araw ng paghukom para sa kanila. May pagsubok, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At para ka sa akin, yun ang tamang pananaw sa bagay na ito. Okay? So ang pananaw na ito ay naiulat mula kina Hamad bin Zaid. So isa sa mga scholar na sabihin natin ay, ano dito ay walang iba kundi si Hamad bin Zaid. Okay? At gayon din ay si ano din si Hamad bin Salama. Hamad bin Salama. Malinaw? At gayon din si Ibn al-Mubarak, isa sa mga Greek scholar, mashaAllah. Ibn al-Mubarak. Okay? At gayon din si tinatawag na Ishaq. Malinaw? At si Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Sheikh al-Islam. Ito yung tinatawag na may ana, may akda ng tinatawag na akida al-wasatiyah. Okay? At ito ay hatid ni Al-Bayhaqi sa Al-Etikad mula kay Shafi'i, lalong-lalo na sa mga anak ng mga tinatawag na kufar. Diba? Anak ng mga kufar, sabi niyo, under the mashi'atillah. You know? Ayon kay Ibn Abdul Bar, ito nga marahil ay pananaw ni Malik, bagaman walang nasulat na katibayan para rito na ito nga ay kanyang pananaw, si Imam Malik yung scholar. Gayunpaman, sinabi ng kanyang mga kasamahan na ang anak ng Muslim ay sa paraiso habang ang anak ng kufar, ng mga disbelievers, mga hindi mga Muslim, ay particular na nasa ilalim sa kagustuhan ng Allah. O sa ilalim sa kagustuhan ng Allah. At ang katibayan batay sa pananaw na ito ay ang hadith.
Ang hadith ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Ang Allah ang higit na nakababatid kung ano ang kanilang gagawin. Yun yung batayan, isa sa mga batayan nila. Batid ng Allah kung ano ang kanilang gagawin. Anong punto dito, mga kapatid? Anong punto? Ang punto dito doon sa sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, batid ng Allah kung ano ang kanilang gagawin, ibig sabihin kung sila ay lalaki, alam ng Allah kung ano ang kanilang gagawin. Pag sila ay masama, magiging masama. Impyerno. Pag sila ay magiging mabuti, paraiso. Okay? So ang pananaw na ito ay pinalagay ni Abu al-Hasan al-Ash'ari na pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ito rin ay ang pananaw na pinaburaan ni Sheikh Rasid bin Taymiyyah rahimahullah. Ito yung tinatawag na isa sa mga lagang dito ay walang iba kundi si Abu al-Hasan al-Ash'ari. Okay? Abu al-Hasan al-Ash'ari. Yung ano ang Ash'ari. Okay na? So mga kapatid, at ito rin ay tinatawag na pinaburan ni Sheikh Hassan bin Taymiyyah na kung saan ay sinabi ni Ibn Taymiyyah, ang tamang pananaw ay kung ano ang sinabi tungkol sa kanila, yung sinabi ni Prophet Sallam, ang Allah higit na nakababatid kung ano ang kanilang gagawin. So hindi natin masasabi na bawat particular sa kanila na siya ay sa paraiso o siya ay sa impyerno. Hindi natin pwede sabihin yon. Sinasabi ng maraming hadith na sa araw ng pagbabangon na mag-uli, sila ay susubukan sa arena ng paghuhukom. So sa araw ng paghuhukom, merong arena. Alam mo yung arena? Hindi yung arena niluluto. Okay? Yung arena. Arena ba yun yung... Parang sujuk talaga. Hukuman. Oo, yung arena ng paghuhukom. Doon yung mga tao ikaharap. Parang korte ba? Na, okay? So yung napakalawak na hari na mga kapatid sa panampalatayang Islam. Marino? Harina ng paghukom. Hindi harina ng paghukom, kundi harina ng paghukom. Sa araw ng paghukom, yung mga tao na lalo pa dito sa tinatawag na anak ng mga musyrik, anak ng mga kufar, ay nandun sa tinatawag na harina na yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga bilang pagpapatuloy sa kanyang tinatawag na sinabi, sila ay bibigyan ng mga kautusan at pagbabawal. So itong mga anak ng mga musyrikin o anak ng mga kufar na hindi pa dumating sa count of responsibility, age of poverty, ika nga. So gagawin sa kanila, andun sila sa harina at bibigyan sila ng command at bibigyan sila ng tinatawag na pagbabawal. Bawal at saka pag-uutos. So meron doon tinatawag na kung pag-uutos at meron tinatawag na pagbabawal. Lahat nito ay tinatawag na test. Pagsubok, ika nga, sa kanila. Okay? Kaya't naman, sino man ang susunod, siya ay makakapasok sa paraiso. Pag sinabi ng Allah, ito yung gawin mo. Okay? Eh, bata, ustaz, bata pa yan. Wala pang ano yan. Magkakaroon ng isip sa araw ng paghukom ang isang bata. Walang imposible yan sa Allah. Yung panulat nga, nung sinabi ng Allah na panulat, sumulat ka. Ang sabi ng panulat, anong isusulat ko? Tumugon yung panulat. Nagkaroon ng isip yung panulat. Doon sa paningin ng Allah, ang mga bagay ay may kaisipan. Sa paningin natin, ang bagay ay walang isip. So ibahin mo ang paningin mo sa paningin ng Allah. Malinaw? So sa araw ng paghukom, ika nga, yun ang mangyayari sa mga anak ng mga non-Muslims, disbelievers, na hindi pa dumating sa legal age of accountability. So sa hari na yun sa araw ng paghukom, sila ay mayroong pag-uutos sa kanila at mayroong tinatawag na pagbabawal sa kanila. Sino man ang sumunod doon, siya ay mapaparaiso. Sino man ang sumuway, siya ay mapapahamak, siya ay tinatawag na impyernong apoy. Okay? But of course, ito ay pinalagay na pananaw ni Abu al-Hasan al-Ash'ari sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sa iba pang dako naman, sinabi ni Ibn Taymiyyah, ang mga anak ng musyriki na hindi umabot sa edad ng pananagutan, bago pa magkaroon ng pananagutan dito sa mundo, ay susubukan sa araw ng paghuhukom. Alinsunod sa nabanggit sa maraming bilang ng hadith. Ito ang hatol na naabot ni Abu al-Hasan al-Ash'ari hinggil sa mga anak ng musyrikin tulad ng napatunayan sa dalawang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, na tinanong ang propeta Muhammad tungkol sa kanila at kanyang sinabi, Allahu a'lamu bima kanu amilin. So nung tinanong si propeta sallam na ano ang kalagayan ng mga anak ng mga musyrikin na hindi pa dumating sa legal age, ang sabi ni propeta sallam, Allahu a'lam bima kanu amilin.
ang Allah ang higit na nakababatid kung ano ang kanilang gagawin. Okay? Na mga batang ito, kung sakasakaling lalaki sila, kung sakasakaling tinatawag na, mayroon silang tinatawag na mamumuhay sila. Alang-alang kung sila ay magiging masama o kung sila ay magiging mabuti. So, hindi nagbigay ng clear statement ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung kanilang kalagayan, kung sila ay paraiso. At yung hadith na ito ay matatagpuan sa tinatawag na Sahih al-Bukhari. Nang sinabi ni Ibn Hajar na sila ay susubukan sa araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng apoy. So, ito yung kanilang pagsubok. So, sa araw ng paghuhukom doon sa arena para sa kanila, ay merong apoy na harap. Haharap sila sa tinatawag na apoy. Ipapakita sa kanilang harapan yung apoy. Okay? Apoy. Kapag alam mo yung apoy? Okay. Apoy. At sino man ang pumasok dito ay kanyang matatagpuan at ito ay malalamig at ligtas. So sabihin sa kanila ngayon, pumasok kayo sa apoy. So subukan sila. Kasi yun ang mga katarungan eh. Okay? Yun ang tinatawag na mga katarungan. So para fair, ika nga ang judgment sa tinatawag na ibang mga nilikha, ganun din sila. So sila yung sa tinatawag na susubukan, papakita sa kanilang harapan yung apoy. At sabihin sa kanila, pumasok kayo. At batid ng Allah kung sino ang mapaparaiso, kahit sino man ang naitala at nakatakda mapaparaiso, siya ay susunod. Okay? Siya ay susunod. At pagdating doon sa tinatawag na apoy, matatagpuan niya na ito ay napakalamig. Cool and safe. Yes. Ah, Ustaz, napaka-imposible naman yan. There is no impossible to Allah. Naalala niyo yung kwento ni Ibrahim, Propeta Abraham, nung tinapon siya ni Namrud. Di ba? Nung pinarusahan si Propeta Abraham ni King Namrud. Bakit? Dahil napag-alaman ni King Namrud na siya ang pumugot doon sa mga ribulto. Di ba? Doon sa tinatawag na Kaaba. At ang tinira lamang niya yung malaking ribulto na si tinatawag na Kubal. Bantaw siya si Kubal. Ang tawag, Allahu alam kung si pangalan Kubal. Okay. Hindi habal-habal ha? Okay. Tinira ni Abraham doon yung tinatawag na palakol. Di ba? Inako niya yung kwento na yon. At nung tinanong ngayon ni si Abraham na sino gumawa ng mga yan? Sabi ni Propeta Abraham, bakit hindi mo tanongin yung may dala ng palakol? Iniwan niya yung palakol. At sabi noon, haring ni King Namrud, bakit ko tatanungin, hindi naman sa salita? Sabi ni Abraham, wala ka pala eh. Eh bakit masasambay niyo hindi marunong magsalita? Di ba? So yun ay napakalakas sa argument. Kaya nga ayaw tanggapin dahil sa ego, dahil sa tinatawag na pagiging pride niya, kasi nga biro mo, hari siya tapos tataluin lamang siya ng pipichugi. Di ba? Hindi matanggap yun. So ang ginawa niya, pero sa puso niya, talo siya. Talo siya. Pero ayaw nang tanggapin, ayaw nang ipakita sa mga tao. Kasi nga mayabang. Dahil dito siya ay nag-utos sa kanyang mga kawal na mag-imbak ng tinatawag na panggatong. Okay? At lahat doon mga kapatid ay tumulong. May mga hayop doon na tumulo sa tanan, lalong sumilab yung apoy at walang iba kundi yung butiki. Ustaz, paano yung butiki? Sila ng liit-liit ang butiki. Sa panahon ngayon, ang butiki ay maliit. Sa panahon ngayon, malaki yung butiki. Hindi nakikita yung mga bayan din na. So kasi bakit sa panahon ng mga tao, lalaki ng mga tao, si Adam, ilan? 60 foot? 60 foot yung tanataw na kanyang tanataw na yung tao dyan. Yung height niya. Napakaya nga, hindi imposible na mayroong higante noong unang panahon. Si Goliath. The greatest enemy of David. Yan, laking tao nun. Diba? So, ibig sabihin, yung mga hayop din noong unang panahon ay aangkop doon sa tinatawag na physical na ng tao. Kahit mayroong sigurong dinosaur. Okay? So, may mga dragon, mga ganun. Yung dragon noon, butterfly, ay ano ngayon? Dragonfly. Kasi ka lumiliit eh. So yun mga kapatid, so yun nga yung butiki. Sa panahon ni Propeta, malaki yung butiki. Yun ang tumutulong para sumilab lalo ika nga bilang panggatong kay laban kay Abraham. Kaya nakalagay, dumating ang batas si Propeta Muhammad na sunna ang pagpatay sa butiki. At magkakaroon ka ng tinatawag na hasana. Pag isang strike, pinatay mo agad, 100 hasana. Yes, nakalagay sa hadith. Okay? Ano kapatid? Bastos kasi yun eh. Kapag bumakay, nananain ng ano, tinatayihan ka. Ang problema pa sa mga Pilipino, ano yan, tain ng butiki? Amo yung patalaga. Alam mo naman tayo ng butiki? Hindi ba mga kontento? Amo yung patalaga?
Hadith yan. Sa mga butiki lang yan. Kinakailang. Kasi walang problema. Yes, walang problema. Okay pa. So, malinaw. So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Saan na ba tayo? Butiki. Butiki. Okay. So, yun yun mga kapatid. So, ibig sabihin, papakita sa kanila yung tinatawag na apoy, at sabihin, pumasok ka. At pagpasok doon, matatagpuan nila yung tinatawag na malamig at saka tinatawag na ligtas. So, bali, sino man ang tumanggi sa pagpasok dito ay mapaparusahan. Okay? At alam ng Allah kung sino ang tinatawag na tatanggi. Kaya naman hindi siya papasok. Alam ng Allah yan. Malinaw? Okay, walang bagay na hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay ay nasasaklawan sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang hadith na tumutukoy dito ay naiulat ni Al-Bazzar mula kina Anas at Sa'id. At iniulat ni At-Tabarani mula kay Mu'adh bin Jabal. Ito rin ay napatunayan sa Sahih Asanid na ang nasira, na ang nasiraan ng ulo. Yung baliw. Okay? Yung nasiraan ng ulo o tinatawag na baliw o insane sa English term ang at ang nabuhay sa pagitan ni Isa alayhi salam, ni Jesus at saka ni Propeta Muhammad na tinatawag yun yung panahon ng Jahiliya, panahon ng kamangmangan. Ibig sabihin, sila yung mga nabaliw at sila na mga nabuhay sa panahon na yaon sa pagitan ni Jesus at pagitan ni Propeta Muhammad at saka yung anak ng mga musyrikin, same sila ng status doon sa araw ng paghukom na sila ay magkakaroon ng tinatawag na pag-uutos. Ay, sorry, mayroon na, yes, pag-tinatawag na pagsubok. Sila ay susubukan. At uutusan sila na pumasok ng tinatawag na apoy sa kanilang harapan at ang sino mang itinakda ng Allah na mapaparaiso, papasok. Subalit sila ay tinatawag na ligdas. At sino man ang itinakda ng Allah, sila ay mapapaimpirno, hindi sila tatanggi sila sa tinatawag na pagpasok. Maninaw? Okay, mga kapatid, sa panapalatayang Islam. Well, ganyan din ay, yun nga, at ito rin walang doon, sinabi ni Al-Bayhaqi sa Al-Atikad na ito ang tamang pananaw. So, sabi nila, ito yung tamang pananaw. Ito yung minapurabuhan ko na tinatawag na pananaw. Dahil sa mga tinatawag na matibay na katibayan. So, ang katumpakan ng pananaw na ito ay pinahiwatig ng malinaw at maliwanag na aya ng Quran na kung saan nagsasabi ng kwento ng mabubuting alipin na kung saan pinuntahan ng propeta ng Allah na si Musa alayhi salam upang siya ikitain sa pinagsangang dalawang karagatan. Sino yung alipin na yaon? Yung inutusan ng Allah na makipag-meet? Sa Suratul Kahf. Matatagpo sa Suratul Kahf yung kwento na ito. Merong katagpo si Prophet Moses doon sa tinatawag na pinagsangahang karagatan, Majma al-Bahrain. Okay. Ano? Sino? Propeta Idris. Kadir. Hindi. Sino yon? Eh, that time kasama ni Moses ay si propeta ano? Si Yusha bin Nun. Yung bata doon na kasama ni Moses doon sa paglalakbay na yon ay kahalili ni Propeta Muhammad at naging ni Propeta Moses at naging propeta siya. At yun ay walang iba na si Yusha bin Nun. Yung bata na kasama niya doon. Now, ang tanong ngayon, sinong mabuting alipin ng Allah yung katagpo ni Moses doon para makipagkita doon sa tinatawag na pinagsangang karagatan? Pinagsang dalawang karagatan. Sino? Ha? Hindi nyo alam ano na yung mga kapatid. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ha? Sino? Nakalimutan ko rin. Hindi si Tulog Kapatid. Nasa isip ko agad nang wala na sa isip ko. Hindi. Hindi si Dulo Al-Karnain. La hawla wa la quwata illa billah. Hindi ba may pinanin siyang bata? Sino nga yun? Si Kadir. Al-Khidir. Si Al-Khidir. 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 Okay? Siya yung katagpo ni Moses. Malinaw? Na mas maalam pa kay Moses. Para turuan si Moses na huwag siyang magmayabang ika nga sa kanyang kaalaman. Nandahil ko nung tinanong si Prophet Moses, mayroon pa bang mas alam kaysa wala na ako lang? Diba? Ah, ikaw lang pala. So, pinapatunayan ng Allah dito, tinuturuan siya ngayon ng leksyon ika nga na mayroon pang mas maalam kaysa sa kanya. Kaya bilang mga Muslim, huwag tayong magsabi na mas maalam ako kaysa kanya. Wala nang nakakaalam higit sa akin. Ano ka? Sinuswerte? Okay? So, sinubukan siya. So dito, pinapaliwanag niya ang dahilan kung bakit niya pinaslang ang bata. Di ba sa kwento na ito? Nung nagkita na sila ngayon, sama sila naglakbay.
As sinabi ng warning si nagwarning si Al-Khidr kay Prophet Moses, ano man ang gagawin ko ay talagang relax ka lang. Okay? Wala kang hindi ka pwedeng magsalita. Yan ang tinatawag na ano natin, huwag kang kumontra. Ano man ang nakita mo sa ano man gagawin ko, huwag kang kumontra. Okay? Siyempre naman kung ikaw na sa palagay na yun ay hindi ka talaga magsalita ng mga nakikita mo, hindi talaga karaniwan. Dahil bakit isa sa tatataw na ano doon, binutasan ni Al-Khidir, yung tinatawag na sabi, yung bangka. Nagreklamo nga si Moses, anong gawain yan? Pupunutasan mo, baka wala namang kasalanan yung tinatawag na ano? Kasi may wisdom pa pala kung bakit ginawa yun. May dahilan na ang Allah lamang, ang nakakalaman ipinabatid kay Al-Khidir. Okay? Isang sa mga tanda dahil kung bakit binutasan yung bangka, para sa ganun kasi bakit? Kasi may mga king pa, may mga ano pala, pirata. Na ang tinutugis ng pirata ay walang iba kundi yung mga magagandang mga bangka. So mas maganda may pag mayroong na yung pirata na ito, pag mayroong tinatawag na butas yung mga mayroong sira, ay hindi na yung kakunin. Cancel ika nga. Okay? Safe. So yun ang dahilan ngayon kung bakit niya binutasan. Ito si Musa, since na hindi niya alam kung ano yung wisdom sa likod nito, nagsalita. Okay, nakalimutan mo yung agreement natin. Agreement natin, huwag kang magsalita. Relax ka lang. Okay? Huwag mo akong kontrahin. So ito pa. Dito ngayon, isa sa mga pangalawang pangyayari, pinatay niya yung tinatawag na bata. Pinatay niya yung bata na walang kamuwang-muwang. Sino nagpatay? Si Al-Khidir. Ay, ikaw ba na ikaw ngayon, kasama mo ngayon, papatay na... Ikaw ngayon, kasama mo si Al-Khidir ngayon. Tapos yun ang gagawin ni Al-Khidir sa harapan mo. Huwag mo sabihin, gaganon ka lang. Shada. Di ba? Magsasalita. Lalo ba, propeta siya. Propeta siya. Nagsalita siya. Nagreklamo siya. Bakit mo papatay? Bakit anong nang... Walang kasalanan yung bata, bakit mo ganun ginawa mo sa kanya? So nagsalita ngayon sa tinatawag na Musa. So after that mga kapatid, to make a story short, ika nga, pinaliwanag gayon ni Al-Khidir kung ano ang dahilan kung bakit na ginawa yaon. Ito yung dahilan. Puro ka dada na hindi mo alam kung ano yung mga pangyayari kung bakit ginawa ito. Yun, di ba? Yun yung mga normal sa mga walang alam. Dada nang dada, kuda nang kuda. Ah, di ba? Yung mga mangmang sila yung mahilig kumuda. Di ba? Hindi alam mo ang mga pinagsasabi. Subhanallah. Yun nga. Kaya nga dahil dito, sinabi ng Allah, ito yung paliwanag sa Suratul Kahf, sinabi ng Allah, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tugyanan wa kufra. At ang hingil naman sa mga batang lalaki na aking pinatay, sabi ni Al-Khidir, ay isang walang pananampalataya. Isang walang pananampalataya sa Allah. Ibig sabihin, yung batang ito, kapag hinayaan mong lumaki, magiging disbeliever, magiging mushrik, magiging kafir. Okay? Magiging tinatawag na kafir. Samantalang, ang kanya mga magulang ay mananampalataya sa Allah. So, di ba, napaka-conflict ng isang pamilya na magkaiba yung pananampalataya? Muslim yung mga magulang, yung anak hindi Muslim. Di ba, o di naman kayong anak Muslim, yung kanilang mga magulang hindi Muslim, hindi magkakaroon ng kapayapaan, ikaw sa loob ng tahanan. Walang pagkakasundo-sundo. So ito yung tinatawag na dahilan. Yung mga, ang mga gulan ng mga batang ito, mananampalataya sa Allah. Na kung kaya, nangangamba kami. Sabi ni Al-Khidir, nangangamba kami na kung siya ay mananatiling buhay, ay aapihin niya ang kanya mga magulang sa pamamagitan ng paghihimagsik at di paniniwala. Di ba usually pag, ano ka, pag disbeliever ka, wala kang alam sa kung ano yung karapatan ng magulang, halimbawa, kung ano yung bigat ng pagsunod sa mga magulang. Usuway mga magulang, sisiguan mo yung mga magulang mo na para bang ikaw yung magulang sa kanila. Ikaw pa yung tinatawag na mas na ano sa kanila. Ikaw nga, maski, ang pagpili mo, sila dapat yung rumispito sa'yo at hindi ikaw sa kanila. Yun ang ugali ng mga non-Muslim. Isa-isa, hindi mapwede yan. Hindi na. Kaya nangangamba kami na kung saan ay, ibig sabihin ay, aapihin niya yung kanya mga magulang sa pamamagitan ng paghimagsik at di paniniwala at madadalan niya ang mga ito sa pagtanggi at paglabag. Bakit? Dahil sa kanilang matinding pagmamahal sa kanya o di kaya ay matinding pangangailangan nila sa kanya. Maaaring maging disbeliever din ng mga magulang. Yes, lalo pat lahal na mahal ang tinatawag na ano, okay lang yun, mga diba, okay, papayaan mo na siyang duro. Diba, mga magulang, napaka-emotional. Diba? Nakapatay na ngayon anak, okay lang, itatago pa niya yung mga magulang kasi dahil sa pagmamahal. Huwali ko sa barangay. So ito yung dahilan kung bakit pinatay ni Al-Khidir yung magulang na hindi na inawaan at naintindihan ni Moses. Na anong punto ng topic?
ang punto ng topic dito mga kapalit, ito mga kapalit, in-explain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa bagay na ito. Iniulat ni Muslim mula kay Ibn Abbas, sinabi ng sugo ng Allah hinggil sa batang lalaki na pinatay ni Al-Khidr. Sabi ni Prophet sallam, wa kana tubi'a yawma tubi'a kafiran walau asa la'arhaka abawaihi tugyanan makufra. Mula sa simula pa, siya ay itinakda bilang kufar, bilang tinatawag na kafir. Sa simula pa, itinakda na siya ng Allah na siya ay kafir. At kung siya ay nabuhay at ahayaang mamuhay, katiyakan kanyang aahipihin ang kanyang mga magulang ng kanyang paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya. So ibig sabihin, ito yung interpretasyon doon sa sinabi ng Rasulullah na ang Allah ang nakababatid kung ano ang kanilang gagawin. Di ba? Ang Allah nakababatid kung ano ang kanilang gagawin. Kung maging kafir ba sila o magiging tinatawag na Muslim, mabuti yung magiging masama. Kahit wala tayong karapatan na sasabihin na alatul siya ay paraiso. You know? So yun yung punto, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So bilang komento sa hadith na ito, sinabi ni Ibn Taymiyyah, nangangahulugan na itinakda na ng Allah ito, na ito sa al-kitab, sa lawhim mahfud, sa preserved tablet. Itinala rito na siya ay magiging kafir at kung siya ay nabubuhay, katiyakan siya ay magiging kafir. Mga kaya tamang? Okay? So bagay na ito ay yung punto dito. Kahit itunurin ni Cortobi na ang pananaw na ito ay mahinang pananaw, sa katwiran na ang kabilang buhay, lugar, ito man, ito. Di ba si Cortobi? Ano sabi ng Cortobi? Paraiso. So sabi ng Cortobi, ano ngayon yung reaction ng Cortobi doon sa tinatawag ng opinion na ito? Ito na si Ma'am Cortobi. Nagkaroon ng refuse si Ma'am Cortobi. Sabi ni Ma'am Cortobi, sinabi sa tinatawag na kadatad kira, sabi niya, mahina yan. Mahinang pananaw sa katwiran pagdating sa tinatawag na arguments. Mahina. Nakabilang buhay na ang kabilang buhay ay lugar ng gantimpala at parusa. Ito na si Ma'am Cortobi. Sa niya. Hindi ako sakayo sa pananaw na yan. Masha'Allah, pero parang musika lang ba? Okay? Sabi niya Ma'am Cortobi, ang Day of Judgment, sabi niya, ay araw at lugar ng gantimpala at parusa. Day of Punishment at Day of Reward. Sabi niya. Okay? At hindi ang pagsubok. Sabi niya, di ba ang argument sa mga ito, sa araw ng paghukom, susubukan sila. Diba? Aharap sa apoy, pasok ka, pag sumunod ka, paraiso ka, pag tumanggi ka, impyerno. So sabi ng Cortobi, ay, sa araw ng paghukom, walang mangyayaring pagsubok. Dahil sa araw ng paghukom, yun yung lugar ng gantimpala at parusa. Okay, ito na ngayon mga kapatid. Okay? Mga ulama, magkaroon kayo ng idea ba, ganun yung mga ulama. Pag nag-argue yung mga ulama, makaalaman, hindi yung girgir na walang kaalaman. Okay? Ito yung katayuan ng mga ulama. Yung sito lang, magkakaalaman. Saan sila papalik? Okay? Diba? So, ito ay kaalaman, diba? May pointo si Ma'am Cortobi. Hindi baka sa araw ng paghugom, ay ito ay parusa at saka reward na, at walang pagsubok? Oh, ito kayong sabi niya. Anong nagpapahina sa palagay na ito? Sabi niyo, itong palagay ng mga nandiro sa opinion na ito, okay? Na sila susubukan sa araw ng paghukom, ay ang katotohanan na ang kabilang buhay ay hindi lugar ng pagsubok. Okay? Ito ay lugar ng pagbabayad. Ito ang lugar ng gantimpala, ito ang lugar ng kaparusahan. Sinabi niya Al-Hulaim, ang hadith na ito ay hindi napatunayan na ito ay mapananaligan. Sabi niya, yung hadith na sinasabi nila mayroong pagsubok, hindi mapananaligan. Okay? At ito ay salungat sa pangunahin at mahalagang paniniwala ng mga Muslim. Dahil ang kabilang buhay ay hindi lugar ng pagsubok, dahil ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Allah sa araw ng paghukom ay darura. Ang ibig sabihin ng darura ay hindi maiiwasan, lahat ng tao alam sino ang Allah. Musliman, mushrik man, mga anak man nila na hindi pa dumating sa legal age, alam kung sino ang Allah sa araw ng paghukom. At walang pagsubok na magaganap sa bagay na darura. Kasi si Jesus na alam mo na ang Allah, hindi mo na alam kailangan pagsubok. Yan ang sabi sa kanila. Oh, so ngayon, ito yung kanilang punto. So ano ngayon ang sagot ng mga ito? Sumagot yung mga ito, nag-react sa reaction ni Cortobi. Ito na yung sagot nila. So ang pagtutol na walang pananagutan o pagsubok sa pagkatapos ng kamatayan ay hindi tama. Yung sinasabi ninyo na walang mangyayaring pagsubok sa araw ng paghukom, hindi tama yan. Merong magaganap na pagsubok sa araw ng paghukom. Patutunayan namin yan. Ha? Yung mga ulama, may mga dalil.
Yun yung mga ito, no, ulaga, yung mga nag, ano ngayon, mga ulaga. Ito eh. ito ay pinabulaanan ni Sheikh Rasim bin Taymiyyah rahimahullah, kanyang sinabi, titigil lamang ang pananagutan o pagsubok kapag ang isang tao ay makakapasok na sa tirahan ng pabuya o kabayaran na kung saan ito ang paraiso impyerno. Kapag di ba bago pumasok ang para sa paraiso impyerno, may mga pagsubok, may mga ano pa yan, may day of judgment. Okay? Araw ng paghukom. So bago ang pagpasok ng tinatawag na paraiso at impyerno, kung sino man ang papasok, mayroong magaganap na pagsubok. At titigil lamang ang pagsubok kapag makapasok ng isang tao sa paraiso at makapasok ng isang tao sa impyerno. So hanggat hindi pa nakarating at nakapasok sa paraiso at impyerno, mayroong magaganap na pagsubok. At patutunayan yan. Okay? Alam niyo ngayon, mga kapatid, kapag yun nga, sa arena ng paghukom, sila ay susubukan katulad kung papaano sila sinubukan sa al-barzakh. Alam niyo al-barzakh? Yun yung span sa pagitan ng kamatayan at saka araw ng paghukom. May mga pagsubok pa yan, mga kapatid, may pang-ipit-ipit pa yan, may mga tinatawag na katanungan. Hindi ba sa barzakh mayroong katanungan, marabu ka? Sinong Panginoon mo? Madino ka? Anong relihiyon mo? Mannabiyo ka? Anong sinong propeta mo? Hindi ba yung pagkatanong ay pagsubok? Huwag mo sabihin na tinatawag na hindi test yun. Hindi ba kapag nag-test ka mayroong question? I-test yun eh, pagsubok yun eh. Okay? Okay. Mayroon tinatawag na quiz. Mayroon tinatawag na pasulit, ika nga. Kapag ikaw ay namatay, nailibing ka, may pasulit. Tatanungin ka kung sinong Panginoon mo, sinong propeta mo, anong relihiyon mo. At pag hindi ka nakasagot yan, ka dyan, oh. Kaparusa nga ngayon sa loob ng libingan. O nanduda, kaya nga't may mga naipit na isang bahagya lamang isang oras, uhukayin mo yung naipit na ano din mo na, ano kung ano yung tsura ng mukha. Kasi yun na dahil, pinukpok, ika nga ni tinatawag ni? Sino yun? Malakal ni, ano, ni Munkar at sa kanina Kir. Subhanallah. So, ang pagsubok sa barzak, yun ang ganun din sa tinatawag na araw ng paghukom bago pa sila makapunta ng paraiso at makapunta ng impyerno. Di ba? At ito rin yung sinabi mo, sa banal na Quran. Sa abaral, bilang patuloy sa banal na Quran, mayroong pagsubok. Ito matatagpuan sa anong sura ito? Hindi ko na. Suratu al... kapatid, hindi ko na... Na ano? Sinabi ng Allah, يَوْمَ يُكْشَافُ أَنْسَاكِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Ito ang sabi ng Allah. Sa araw ng muling pagkabuhay, ay magiging kagimbal-gimbal ang pangyayari. At darating ang Allah upang pagpasyahan ang kanyang itinakda sa pagitan ng kanyang mga alipin at palilitawin niya ang kanyang mga paggalang-galang na sak. Palilitawin ng Allah ang kanyang sak. Ang sak, kung sa, ano sa atin, yung sak natin yung lulun. Ah, yes, yun sa atin. Ang lulun, ang tawag. Lulun. Sa atin ito, di ba? Oh, yan, sak. Okay, yun ang sak. Yun sa atin, pero wag mong ikumpara yung sak mo sa yung sak natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So palilitawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kagalang-galang na sak, ika nga sa mga tinataw nga sa mga tao. Again, yung sinabi ng propeta, ipapakita ng Allah na ating Rab ang kanyang sak at doon magsusujud, magpapatira pa sa kanya ang lahat ng mga mananampalataya, lalaki man o babae, at mananatiling nakatayo ang sino mang nagsujud o nagpatira pa sa daigdig bilang pagkitang tao lamang na sila ay tutungo upang sa ganun ay para magdarasal. Ibig sabihin, mga kapatid, sa araw ng paghukom, magkukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsujud kayo pagkatapos na ipakita niya ang kanyang makagalang-galang na sak. Okay? Yung mga musyrikin, siyempre, hati yung mga musyrikin, o dito yung mga musyrikin, at sasabi nakalagay sa isang hadith, sinabi ni Sheikh Rasim bin Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, ang mga tao ay pupunta at tutungo kung sino yung kanilang mga sinasamba. Kaya nga't yung mga musyrikin, ihiwalay sila mismo sa kanilang mga sarili, kaya bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos dito yung mga Muslim, ika nga. So ang mga Muslim, dalawang klase, Muslim na totoo at Muslim na munafik, na impukrito, pakitang tao. Na sa araw dito sa tinatawag na araw ng pas, dito sa ibabaw ng mundo, ay magsusujud lamang sila na bilang pakitang tao. Kaya doon sa araw ng paghukom, mabubunyag kung sino ang tunay nagsusujud. Pagkatapos na ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kagalang-galang na sak, nasabihin ng Allah sa kanila, magsujud kayo. Magsujud kayo. Ang mga Muslim, nang makita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, makita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, sujud ang mga Muslim. At manatili ang tinatawag na munafik. Ang munafik, titigas ang kanila mga tinatawag na likod.
gusto nilang magsujud, subalit hindi na makakayanan. Kaya palayas tation, hindi na makakayanan magsujud. Kasi bakit? Titigas. Why, yun yung kabayaran ng kanilang tinatawag na ginagawa at pakitang tao nung sila ay nasa daigdig. Okay? So ang punto dito, uutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsujud. Hindi bakat pagsubok yun? Yun ang patunay. Hindi bakat pagsubok yun? Kasi ang pagsubok ay sa pamamagitan ng pag-uutos. Walang duda. So mali yung sinabi ni Qurtubi at pinabulaanan yung sinabi ni Qurtubi na walang pagsubok sa araw ng paghuhukom. Okay? Bagkus mayroong pagsubok sa araw ng paghuhukom, mayroong pag-uutos sa araw ng paghuhukom, bago sila tuluyang makapasok ng paraiso at makapasok ng impyerno. Okay? Malinaw? So, ibig sabihin makapal sa panampalatay Islam, ang punto dito, na ang mga musyrikin, anak ng mga musyrikin, na hindi pa dumating sa accountability, age of accountability, ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah, na kung saan sa araw ng paghukom, sila ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ihaharap sa kanilang tinatawag na harapan ang isang apoy, at sila ay katulad ng mga insane, na wala ng tinatawag na ikasabihin natin ay nabaliw, at doon sa mga namuhay sa pagitan ng panahon ni Jesus at pagitan ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay uutusan na pumasok sa apoy, at pag sila'y nakapasok doon, sila ay makapunta ng paraiso at matatagpuan nila doon na ligtas at saka tinatawag na malamig, at ang sino mang itinakdang sa impyerno ng apoy, sila ay aayaw at hindi susunod sa utos na yon na sila ay papasok doon sa apoy na yaon. Okay? So yung mga kapal sa panamalaya, yung tinatawag na sabihin natin, ang pinaka-shortcut dito, ito lang ang shortcut. Sa araw ng paghukom, pagdating sa mga anak ng mga Muslim na namamatay na hindi pa dumating sa legal age, anong tamang posisyon dito? As a statement, bilang pangkalahatan, sila ay sa paraiso. But hindi natin pwede sabihin individual-individual na sila ay tinatawag na paraiso. Pero bilang pangkalahatan statement, sila ay sa paraiso. Subalit sa mga anak ng mga Muslim, mga disbeliever, Christian, Hujo at iba pa, yeah, Allahu a'lam, under sa tinatawag na ka mashiatillah, under sa kagustuhan, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa araw ng paghuhukom. Ang mapaparaiso ay mapaparaiso, at ang impiyerno, mapapaimpiyerno ay mapapaimpiyerno. Manino kapatid? Manino na ba yun? So ito yung June, mga kapatid, yung isa sa mga ano natin, makikita natin na yung mga ulama, pag sila talagang hindi man sila nagkakaunawaan, subalit pag sila ay nagdi-debate sila, talagang mayroong kaalaman talaga. Meron silang tinatag na points, ika nga. Okay? Ibig sabihin ng tafsir Qurtubi, medyo mayroong defect. O hindi naman mayroon. Yung kanyang mali, refutable. Masabi natin refuted yung kanyang opinion sa bagay na ito. Napabulaanan, ika nga. Mahina. Hindi malakas at hindi matibay. Kasi sinabi yung kasabahan, hindi nakarating sa kanya yung pangunawa na ito. Nagpapatunay lamang na yung mga scholar ay hindi pare-parehas yung tinatawag na pangunawa. At minsan yung mga scholars ay ini-interpret niya ito dahil hindi nakarating sa kanya yung proof. May mga ganun eh. Hindi nakarating sa akin ang proof, kaya ito yung aking opinion. Subalit, kapag isa sa mga katanginan, totoong mga scholar, kapag inihayag na sa kanya, ito yung opinion, ito yung sinabi sa hadith, ito yung susuko siya. Ay mali ako at yan ang tama. Okay? Pero nag-tapsyon siya. Oo. Kasi bagay, mayroon siya sarili ng tafsir, Qurtubi. Pero hindi naman lahat ng issue. Sa issue lang na ito, mga kapal sa panapalaya. Specifically sa issue na ito. Okay? Ibig sabihin, yung kanyang opinion, we have to respect kasi scholar siya. At hindi lang siya, pati yung teori, Bukhari. Kasama niya sa opinion na ito, yung Bukhari, bin al-Jawzi, bin al-Naw, Imam Nawawi, rahimahullah. Yun ang kanyang opinion. Hati dito yung tanatawag na sabihin natin, tanatawag ng mga scholar. You know? Hati, but the correct, the strongest opinion, in my opinion, the strongest opinion, so walang iba kundi si opinion, walang iba kundi ni Sheikh Al-Sin bin Taymiyyah rahimahullah at ng mga scholar na ito. Dito ako papanig. Under the mashiatillah. Ibig sabihin, sumasa ilalim sila sa kagustuhan ng Allah, sa araw ng paghukom na sila ay bibigyan ng pagsubok. You know? Bibigyan sila ng pagsubok. Dahil Allah sila makakapasok dahil, halimbawa, yung dinasabing lahat ng sanggol makakapasok sa paraiso kung dahil ang parents nila, dahil umiiyak sila. Yung issue na ito is patungkol sa mga children of musyrikin. Mga anak na mga hindi Muslim. Okay? Hindi ba yung sanggol natin o yung malit na bito? Kaya ngayon, yung mga sanggol, ito yung issue na ito. Kasi pag Muslim siya, malinaw, pag Muslim, okay, sabi natin bilang pangkalahatang statement, sila yung magparaiso. May no?
but pinakamahinang pa rin na iwasan natin na sasabihin na bawat bata na sanggol na ang kanyang mga magulay, mga musik, oy, paraiso yan. Oy, paraiso yan. Oy, paraiso yan. Ibig sabihin na, sabi natin, okay, yung sila'y paraiso bilang pangkalahatan. Dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yun ang pinaka-safe, ika nga. So, balit, pagdating sa musyrikin dito, ika nga, ang pinaka-tamang opinion, posisyon dito ay walang iba, kundi ay sila ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at may mga pagsubok na darating sa kanila at ang katulad nila ay katulad ng mga nawalan ng isip at gayon din yung mga namuhay sa kamangmangan sa panahon, sa pagitan ng panahon ni Propeta Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You know? Okay. Kasi yung refuted nila na walang pagsubok sa mga paghukom, nirefute mismo ng hadith at saka ng tinatawag na Quran. Kasi may katanungan sa araw ng paghukom. Diba? May pag-uutos, ika nga. Tulad ng pagsujud, magsujud kayo pagkatapos na binunyag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sak. You know? So Allahu alam bisaw mga kapatid. Allahu alam. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Diyan din ba sa doon mangyayari yung siya paano mga bata? Sa kanyang mga magulang? Yan ay walang duda sa tinatawag ng mga Muslim yun. Sa Muslim lang din. Yung mga balimus, yung mga nabalimus dito sa daigdig. Yes. Pag nabalo sa tatawag na tinatawag na daigdig. Okay. Sila ay mayroong pag, sabi natin ay, o kaman sila mayroong pagsubok sa kanila sa araw ng pag-uukol. Sa araw ng pag-uukol.